So, decidido na kayo pa pabalikin si Sir? Kung ano po yung maganda po. Okay. Kasi lagi na po ako ginugulo dito eh. Masusulsulan ng babae niya po yan eh. Ma. Pa-deport na lang. Deport mo sustento. Kung ako naman, kung ayaw niya sa atin, kung yun ang pipiliin niya, kayaan nyo na. Pero yung pinapabayaan kayo, yun lang naman ang hinihiling ko eh. Hindi ko naman kaya na ako lang ang bubuhay sa inyo. Sarap na sarap yung buhay ng babae dito. Yung papa nyo nagbabayad ng bahay niya. Ano, okay ba sa'yo, ma'am, na i-deport natin o... Ano bang talaga ang gusto niyo mangyari? Kasi parang urong-sulong kayo, misis. Sige, kahit i-deport na lang po. May matatanggap po yan. Kasi malaki pong kumpanya po yung pinapasukan niya. Tatanong po tayo sa OWA. Yung OWA na po bahala mag-check kung talaga may matatanggap pa. Malalaman naman po yan. Okay? Opo. Alright, so decided mo kayo. Okay na sa inyo. Umpisa natin yung proseso. Pero ma'am, kailangan pupunta muna kayo sa pinakamalapit na embahada natin. Bigyan nyo po ng SPA, Special Power of Attorney, itong inyong anak para po siya mag-represent sa inyo dito, mag-file ng complaint, infidelity at kung ano-ano pa laban kay Mister. Okay naman po, dalampas na siyang 18, tama? Pwede na po siya mag-represent sa inyo dito sa kung samang ayon siya ng gobyerno, korte na magreklamo kayo laban kay Mister. Okay, ma'am? Opo. Sige, salamat po, ma'am, ha. Ingat po kayo dyan, madam. Hello pa. Pa-deport ka na lang namin kung magbigay mo yung tamang sustento para sa mga kapatid ko. Walang problema, pero baka mamaya pagdating ng sahuran, kailangan na naman magmakaawa ng mga kapatid ko. Hindi ka makapaghintay. Sir, gusto mo katapusin. Magpapagaya, wala pa akong sahod. Saan mo binuntay yung sahod mo last month? Ba't hindi ka nangyari sa amin last month? January, February pa lang ngayon, Julina. Kuya, tanong ko na lang, kung ayaw niyo pong ipa-deport, mag-set po kayo ng regular na araw ba tuwing katapusan yung padala niyo po sa mga anak niyo at kung magkano, para hindi naman po sila naghihintay kung kailan po kayo magpapadala. Halimbawa yung parating na yung first week ng bagong buwan, yung Friday. So, every first Friday po of the month. First Friday, Tapos sir, tanong ko lang, magkano po yung papadala niyo tuwing buwan? 15,000 kasi ang sahod ko lang naman dito 950. Ngayon nun, yung 15,000, dalawa lang ang pag-alagang ko. Hindi ko na obligasyon yung pangalan dahil may asawa na. Dalawa lang ang nakakapangalan sa kanila, si Julina May at saka si Jonas. Sir, ano po yung assurance natin, sir, na tuwing unang Biyernes po ng buwan, magpapadala po kayo? Oo, walang problema dahil mag-isa na lang ako ngayon. Halimbawa, magandang kita namin, kita dito. I-monitor po namin yung mga anak nyo na every month po talaga may nare-receive po sila mula sa inyo. Ano po? Ay, wala problema. Kayo din po, i-monitor nyo po yung mga anak ninyo kung nakukuha po nila yung gusto nila galing po sa padala nyo. Ano po? Hindi sila ng tulong na makausap ang kanilang tatay na nasa ibang bansa tungkol sa sustento. Magandang umaga dyan, Sir June. Pa, nandito na kami. Anong sabi mo na hindi ako nagpapadala? Anong ba naman nagpapadala? Kasi sinatakot kami ng kabit mo eh. Na pag nagsalita kami ng masama tungkol sa kanya, isang sabi lang niya sa'yo, hindi niya kami papadalhan. Yung kasi taga-sursul ng mama mo, puro mali, nasa akin ang ATM ko. Pinakita ko yung ATM, anong sinong may sabi sa inyong nasa kanya itong ATM ko, nasa akin. Pero ba't ganon, yung ATM mo nasasanla mo ng 2,000 real pambayad ng bahay? Yun ang kabit mo. Maniwala kasi sa nagsusursul sa mama mo. May ebidensya kami, mismong yung may-ari ng bahay na nirerentahan nyo. Dalawa pa nga doon yung lalaki na pinunta niya doon eh. Yung una, hindi kayang bayaran yung bahay, kaya binalikan ka ng babae mo. Kaya umalis si Jaydon dahil nahulihan sila ng alak. Mismong anak niya nang nagsabi na yung nanay nila walang kwenta kasi mismong sarili nilang nanay pinabayaan sila. Anong pinabayaan kanila? May isa rin yung anak na pinabayaan. Puro anak na professional. Mrs. Dulay, magandang hapon. Ma'am, nasursulan lang daw itong si Julina May ninyo. Hindi po yan totoo. Nagpakasal po sila ng Muslim dito. Ang hinihingi ko lang po sustento. Lagi po sila nagsasabi, wala magbibigay kami. Hindi po sila nagbibigay. Laging kinukuha ng babae ng sahod ng asawa ko. Hindi nga lang sila nagbibigay ng sustento. Nanggugulo po sila. Sinisira nilang trabaho ko dito. Malutis po kami dito. Na sinasabi na ng babae yung ATM ng asawa ko. Kaya wala akong nasasahod yan. Okay, kung yan ang pinili ng buhay, ibibigay namin. Pero ang sinabi ko, wag mong pababayaan ang mga anak mo. Anong ginawa mo? Ginawa kaming parang kalawa. Tama ba yung narinig ko, Ma'am Emily, na itong si Sir June at yung kabit niya, sinusugod ka? Saan? Sa trabaho? Opo,
ako sinampal dito. Sinampal pa po siya ng kabit. Oh, sandali lang po. So, yung kabit, sinampal ka? Opo, sinampal pa ako dito. Matapang po siya dito. At totoo yan, sir. Siya ang unang nanampal. Natural, kahit na sinong misis sa buong mundo, kahit na siguro martir pa, kapag siya sinugod, eh siyempre, self-defense yung ginawa ni Macy's dahil sinugod siya eh. Pinuntan namin yan para kausapin. Ilang beses na pumupunta po din lahat po ng branch namin. Sigaw-sigaw po dun. Nagalit na po yung supervisor ng mama ko. Kaya po naka-blotter na ngayon dito yan sa amin. Ah, pupunta dyan, naninigaw, sisigaw-sigaw? Nahanap daw po niya yung mama ko. Ilabas niyo si Emily Dulay dito. Ganun po daw yung sinasabi niya? Po. Uwi na lang daw po si mama ko kasi lagi daw siya ginugulo dun. Ay, madadamay pa yung mami mo. Oo nga po eh. Hindi na nga po nagbibigyan ng tamang suporta, pati ba naman mama ko pa uwin. Ma'am Emily, gusto mo pa-deport natin to si Mister? Pwede dalawa po sila. Opo, dalawa po sila. Sir John, paano yan sir? Eh, gusto kayo pa-deport ni Macy's at ng kanyang mga anak? Ang masasabi ko lang sir, kung pinadeport nila ako, wala akong mabigyan na suspense sa kanila. Okay lang po sa amin, pero yung pera po naman kukuha niya sa company niya. Diretso po sa mga kapatid ko. Tama lang, sir. Yeah, pauwi ka, tapos lahat ng pera mo mapunta dito sa mga anak mo sa legit kaysa naman mapunta kay Kabit. Ano ba pangalan ni Kabit? Joy Divina po, Ditera. Ngayon kasi, sir, nung pinapapunta rito, may lalaki, sir, ito. Mrs. Dulay, meron ka rin lalaki dyan. Nasa Pilipinas pa po ako, hindi na po yan nagpapadala. Kaya po, nag-abroad po ako. Eh, nalaman ko, yung babae na lang po pala ang kumukuha ng pera niya. Eh, simple po, nangailangan din po ako ng kachat, nagpakasal na po. Nasa Pilipinas na po yun. Okay, wala pero wala na kayong lalaki. May pamilya na okay. Po yun. Good. Sir June, itong si Mrs. nag-chat-chat, inamin naman niya, pero ikaw nagpakasal ka dyan. Yun yung problema mo malaki. Noong October po kasi, magpapatulpo po ako, sabi ko po sa kanila. Okay. Eh, sabi po ng papa ko, huwag kayo magpatulpo. Monthly, magbibigaw ng 15K, sabi niya po. A month? Nag-opo. Nag-oopo ako. November at saka December po, nagpadala pa po ng 15K sa amin. Noong January na po, wala na po. Yung pinapadala daw po niya sa amin dati, sa babae daw niya po nang gagaling. Kay Kabit? Oo daw po. Wow, bait. Eh, saan siya sweldo niya? Ewan ko nga po, wala. Hindi po daw siya nagmamaneho. Pero pag kada video call po namin, nagda-drive po siya. 8 years na po yan sa Saudi. Yung pinirma niya pong kontrata, kada 2 years po, may makukuha po siyang pera. Oh sir, nasa na yung kada 2 years kasi eh, po, may makukuha kang pera sa employer? Pinatagal ako sa kanila, sir. Sobrang kasi makalina naman yan, sir. Hindi po. Pakita mo yung resibo kung may pinapadala ka sa amin. So, ano sir, hintayin mo yung ikaw ang kukunin dyan ng mga otoridad o ikaw na sir kusa umuwi dito para hindi na magkahiyaan? Ay, alam na lang sir. Damputin na lang ako dito sir. O oh, sige. Umpisa na po namin yung proseso sir na para ikaw isumbong sa embahada natin, sa POA at sa OWA kung ano pa mga ensya ng gobyerno para umpisa na po yung deportation proceeding nyo sir ha. Salamat po sa time na binigay nyo sa amin sir.